It's at ang tax kasi is a fiction of the mind. Hindi totoo 'yan. Hindi 'yan reality. Tax is not a fact, sabi ko na nga eh. Nakakaawa ito katulad nito. Nagpipilit mabuhay, o yan, kinasuhan. Ngayon, pag-aaralan natin yung joint affidavit kasi nandoon yung ano eh. Okay? Napopost na ano ako na nade-disappoint ako sa nangyayari sa bansa natin. Pero hindi ito ang dahilan para umalis ka sa bansa natin at pagtaksilan mo bansa natin katulad ng ginagawa ng iba. Dapat nandito tayo para magtulong-tulong, mag-unite yung mga nasa pribado at labanan itong mga ganitong klase ng pagmumolestya. So, tuloy natin ang pagbabasa natin sa number one. Chay, tumulong ka na nga sa pagbabasa, Chay. Nababasa mo ba? Apo. Pakibasa mo ngayon number one, Chay. Number one, we are duly appointed revenue officers of the Bureau of Internal Revenue, currently assigned at RDO number 21B, South Pampanga, City of San Fernando, Pampanga. So, ibig sabihin, ng number one, tuturo ko na pa isa-isa. Ang ibig sabihin niyan, hindi pwedeng basta-basta revenue officer. Dapat yung duly appointed yung makakahuli sa'yo. Okay? So, para ma-appoint, kailangan merong letter of authority. Ayan. So, magsisimula ang kalbaryo nyo sa letter of authority. So, kung hindi ninyo alam paano hawakan ng letter of authority, let us join hands. Let us move together. Let us magkapikbisig nga tayo. Kasi kung magko-collaborate tayo, magko-coordinate tayo sa isa't isa, mga taxpayer, kinakausap ko yung heart to heart, mind to mind. Magkapit-bisig tayo, magkapit-bisig, tama, tumindig tayo bilang taxpayer, hindi kompetisyon. Kawawa, sir. So, ang ginagawa nila is divide and conquer. Pinagwawatak-watak tayo para mas madaling pag-individual. Ha? Sabi nga nung isang matalinong tao pag-individual ka, for example, ilagay mo si Emelino T Maestro at saka raw yung chimpanzee sa isang island, sila lang dalawa. Sino ang mabubuhay? Si Emelino Maestro o yung chimpanzee? Definitely sa chimpanzee. Because objective ang chimpanzee, wala silang imagination. Kung ano ang reality, yun yung kanila, sabi ng matalinong taong pinapanood ko sa YouTube. Pero kung ang mga tao o Pilipino, si Emelino T Maestro, magsama-sama ang lahat ng tao sa buong Pilipinas, lalo na mga taxpayer, eh madaling matatalo yung mga chimpanzee. Alam niyo na ba ibig sabihin? So, kasi magkakaroon ng collaboration, for example, pwede tayong gumawa ng isang secret group, nandoon yung mga profile ng iba't ibang revenue officer. Ando doon yung mga projection ng mga BIR officials. So, madali nating malalabanan. Pero ngayon, kung watak-watak tayo, wala mong nangyayari. O, nakita nyo rito, ang unang sinasabi, duly appointed. So, kawawa yung may mga letter of authority dito kasi itong nangyayari na to na 55 counts, 55 times 4, Panginoon ko, 210 years, makukulong yung tao. Grabe. Wala, hindi na makakalagpas. Basahin mo yung number 2 niyang. Sir, number 2, among our duties as revenue officer is to examine a certain whatever internal revenue tax liability still due from taxpayer. To recommend the filing of cases for violation of National Internal Revenue Code of 1997 as amended, and to perform such other duties and functions that may be assigned to us from time to time. Okay. So, definitely, nahuli kasama yung function na to, yung panghuhuli ng maling pag-i-issue ng resibo. So, basahin mo pa yung number 3.
As revenue officer of the BIR, we are initiating this criminal complaint against and its responsible officer, namely President, Treasurer, for issuance of bad sales invoices that do not truly reflect and or contain all the information required to be shown therein, which is punishable under Section 264 in relation to Section 253D and 256 of the National Internal Revenue Code of 1997 as amended and Section 2 of Revenue Regulation 18-2011. Okay. Resibo lang sa pag-i-issue ng resibo, kinasuhan ng at gusto nilang ma... Kaya mahirap yung naglalagay ka eh. Okay? Kung naglalagay ka, hindi ka bibitiwan ng BIR at hahanapan ka talaga ng kasalanan. So, eto na ngayon, ng butas. So, nandito dito ngayon, iniisa ko. Pupunta na tayo dun sa pinakamit nung una, in-establish, mapapansin nyo rito, in-establish yung information na kailangan sa VAT invoice at saka sa VAT official receipt. Makikita nyo yan. Eto, yun yung ginamit, oh. Kaya pag hindi kayo hindi kayo nag-aral ng tax code, pati yung next generation ng anak ninyo, apo ninyo, kasama sa pinarurusahan ng BIR. Dapat ngayon pa lang, inaayos nyo na yung negosyo nyo. So, ito po yung kasalanan daw. Grabe. Maganda itong basahin. Say, ikaw na bumasa ng number 12. Number 12, during the course of the audit examination, several VAT sales invoices issued by blank were submitted to us by and at the Office of the City Prosecutor of City of San Fernando, Pampanga. The VAT sales invoices were detached from their booklets and bounded by a fastener. Hence, some VAT sales invoices were not submitted, presented. Okay. Required to... Sige, tuloy natin. Required to be shown therein in violation of Section 113B, the NIRC of 1997. Ito yung 16 VAT sales invoices issued on January 24, 2018. Ano yung mali? First violation, pag nag-issue ng resibo, hindi sinusulat yung TIN. Second violation, walang remarks sa VAT. Ibig sabihin, hindi sinulat yung VAT. Halimbawa, sa bandang ilalim susulat mo 100 tapos 12% VAT. 112. Ganyan dapat eh. Inahanap nila 'to. Kaya sinasabi nila but not indicated sa resibo. Violation 'yan. Violation din 'yung hindi mo sinusulat 'yung TIN. Violation din 'yung hindi mo sinusulat 'yung pangalan nung bumili. 'Yun ang hinahanap. Dahil hindi sinulat ng cashier mo, makukulong ang presidente, makukulong ang treasurer. Grabe. So, yun yung mangyayari. Ano pa yung pwedeng mangyari sa'yo? Tuloy natin. Inulit-ulit. Amount, TIN, name. Ano pa? Ayun uli. Pare-parehas yung findings. Ayan, pare-parehas. Basahin mo yung rule, Sonia. Pursuant to Section 264 in relation to Section 113B, 2A, and D of 1997 Tax Code, as amended, this regulation is promulgated to set the guidelines in
improper invoicing and receiving of output tax on the sale of goods and services, respectively. Section 1, scope. Section 1, scope. All VAT registered taxpayer who are recorded under Section 237 of the 1997 Tax Code as amended to issue sales or commercial invoices or official receipts should separately bill the VAT corresponding thereto. The amount of tax shall be shown as separate item in the invoice or receipt. So, separate item. So, turuan ho ninyo mga bossing ko yung inyong mga cashier na separate item ang VAT. Kasi, one count yan. One count. Ang bawat count equivalent to, ganito computation para paano ka makukulong. One count, one count equals 2 year minimum or equals 4 year maximum. E 55 counts. Ilan lahat yan? Ilang years? E di 220 years pala. Mali ako. 220 years. Gusto nyo bang mangyari yan sa inyo? Gusto nyo ba? Baka hindi kayo makakatulog sa gabi. Okay lang kung hindi kayo makakatulog. Pakiano mo yung ano mo niyang. Okay lang kung hindi kayo makakatulog eh. Diba? Hindi makakatulog ang anak nyo. Hindi makakatulog yung asawa nyo. Hindi makakatulog ang mga magulang nyo at lahat ng nagmamahal sa inyo. Hindi. Iisipin nila yan. Torture sa utak ng mga tao yan. Hindi mo lang inilagay as separate item sa inyong OR o sa inyong sales invoice yung VAT one count. Ituloy natin yung pag-aaral natin.